Commissioner, ano po ang pakiramdam nyo na kayo ang nasa sentro ngayon nitong controversy involving Ronald Perdema of the Duterte Youth Party List? Well, this attack of Perdema has just increased my Twitter followers to 11,500. And I think it's getting to be funnier and funnier, but it's not funny to my fathers. That's why I had to answer all of his accusations. First, sinabi niya, nag-usap daw sila nung isang congresswoman na bibigay siya ng 2 million. Tapos dinisqualify ko pa rin siya. Ngayon naman, sa unang hirit, sabi niya, nagbigay talaga siya ng 2 million. Pero dinisqualify ko pa rin siya. Ano ba talaga? Nagbigay ka ba talaga o hindi? Ha? Because just attempting to bribe a commissioner is already a very grave offense. No? So if that is his basis impeachment complaint niya, good luck. He's welcome. Speaking of bribes, isa pa sa kanyang accusations is you tried to ask his favor para may ma-appoint na isang RTC judge. I don't even know him, you know. He was nothing. And then he created this personality out of this anti-communist stance. So he was able to raise funds for their campaign. Bakit ngayon niya lang sinasabi ito na disqualified na siya? Di ba? Sana kung talagang nuninindigan siya para sa malinis na, what do you call this, governance. Oh. Dapat dininounce niya ako noon pa. Awayin niya ang commissioner ng COMELEC tapos ngyaw-ngyaw, cry-cry, di siya ng tabang dyan sa presidente. Siyempre sinabihan siya ng Malacanang, why do you drag us into your fights with Commissioner Guanzo? He's threatening to name a certain congressman. Go ahead. You know, I told him already over several interviews. Name him. Name her. Name all of them. Para talagang malaman natin kung nagsasabi siya ng totoo. Because, obvious na ba yung sinungaling siya? Eh, kung nagbigay pala siya ng 2 million, tapos dinikyo ko pa rin siya, eh di tanga siya, di ba? It's stupid. S-T-U-P-I-D, stupid, di ba? That's not my problem. If he gave 2 million and I still disqualified him, it means hindi kami nag-usap. It means I did not agree. It means I didn't even hear of this guy. So what is he talking about, an impeachable offense? Siya, he will face 100 libel suits in Negros and a few damage suits because my family is quite aggrieved. Kom, ang tanong ng marami, in the first place, bakit ba na-approve yung registration Youth Party List? January daw yung mga text niya, pinatingnan ko eh. January, na NYC chair pa siya. He's already engaging in political activities. Abay, graft and corruption, bawal yan ah. Pero yung age daw ng mga nominees, ando naman sa kanilang registration. So if it's about the age of the nominees. No, when they registered and submitted the list, the number one nominee was his wife. She was 29 years old. Eh, ganid siya. Greedy. Day before elections, pinalitan niya. To which I objected. I said, no. No. Alam mo kasi, hindi naman naiintindihan yung mga proseso dito. Kumuha na siya ng magaling na abogado. Kaysa kyaw-kyaw ng kyaw-kyaw, hindi mo pala naiintindihan ang rules dito eh. Nag-appeal siya ng DQ namin. Tapos nagsabit siya ulit ng another list. Siya pa rin ang number one sa list. Ano mo talaga? Which part of DQ don't you understand, Perdema? DQ. Di ba? Dali-dali nun. Ano po yung future ngayon ng Duterte Youth Party List? Kung sila ay nanalo sa election, hindi naman po disqualified sila from holding a seat. Well, there's going to be another petition, I'm sure, to cancel the registration because of what he's doing now. Oh, he's now violating the law. Is it not? May youth ba 34 years old? Is a party list act 25 to 30 lang. Baka dog youth. Hindi youth. Dog youth ka na. Hindi ka na youth.
Cardema. Kaya tumigil ka na. Mag-file ka na ng impeachment complaint mo. Sabi po niya, ma'am, kahit hindi siya makaupo. Ay, alam naman niya, hindi siya makaupo eh. Totoo, kahit daw hindi siya makaupo, hindi daw niya kayo titigilan. Ay, di, huwag niya ako titigilan. Mas marami naman akong pera sa kanya. Hindi siya namin titigilan dahil nagalit na yung tatay ko. Sabi na tatay ko, 2 million? What is this 2 million? Naisulto yung tatay ko at si Dero. I don't want him to look like a victim here. Victim ba yan? Eh, siya to nagtitreat na i-harm o papatayin niya ako, mga pamangkin ko. Oh. Yung taong nagbabribe ng commissioner, hindi yan victim. Corrupt yan. Yan ang mga taong hindi dapat nakaupo sa pwesto. Kom, hanggang ganito na lang ba ito? Hanggang world war na lang ba ito? O may plano ba? He should challenge me to a duel. He is going to suffer for the rest of his life. We will sue him. He will go bankrupt defending himself from all these lawsuits. Kom, ano po yung kakasin niyo sa kanya? Ang kadami! Ngayon pa lang, gusto ko na siya. Paresto dyan. Unjust fixation na yung ginagawa niya. He says that his wife is already having some threatened abortion in the hospital. Is it my fault? Your wife should blame you? Eh, dapat kongresuma na siya ngayon. Pinalitan mo pa kasi ganid ka. Mayor na ako ng Warlord City. Isang taong gulang pa lang siya. Tapos sabihin niya, he bribed me with 2 million. Tanong mama na ito. Buhin mo naman 200 million, baka tanggapin ko yan. Grade 1 pa lang ako. Nagme Mercedes-Benz na ako papuntang Cadiz West Elementary School. May mga tumitingin po dun sa nangyayari dito at nadi-disillusion dun sa party list system kasi raw kung sino-sino lang naman ang Dapat talaga i-reform nila yan. Dapat i-amend nila yan. Are you threatened at all sa mga sinasabi po ni Mr. Ronald Cardema? Are you concerned about your position? I'm concerned about my safety. Of course. I bought a new gun because of this. You harm my family, I'm quite capable of killing somebody. Hindi naman kami kriminal, pero matagal na kami sa politika. Siguro po, I'm just curious, meron pa bang chance na magkabati po kayo? Ba't kami magkabati? I don't even know him. Kung may meron po ba siyang pwedeng gawin para... Huwag siya papakita sa akin, baka suntukin ko siya. So wala po? Walang chance? No way! I don't want anybody calling me up, intervening for this guy, okay? Am I concerned about my position? I'm going to be retiring in a few years. You think I will just tiklop dahil si Cardema says malapit siya sa presidente? Eh di mag-impeachment complaint nga siya. Yun nga sabi sa kanya ni Secretary Paneno. Eh, patapos na ito. Kita mo, sabi niya, kahit na hindi na ako makaupo, eh talaga hindi naman siya makaupo. Basta lang daw, hindi daw niya ako titigilan. Dapat daw makulong ako. Eh, sino bang makukulong dapat? Ba siya? Dapat nga makulong na siya if I complained. If I had him arrested for unjust fixation, he's lying, overaged, trying hard, pretender. That's what he is. Commissioner, thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Mr. Ronald.